Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, kukumustahin naman natin ang ating mga sari-sari store nung nakaraang Holy Week or Mahal na Araw. Panalo ba o talo? So mga kasari, doon sa mga may sari-sari store at nagbabalak magtayo ng sari-sari store, panoorin nyo ang content ko nito from start to finish para may mapulot kayong araw at magagamit nyo sa future sari-sari store business nyo. O doon sa mga bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comment, and click the notification bell for you to get notified once may bago kong video na i-upload. Okay, here we go, let's start. Mga kasari, para sa akin, bawat okasyon, iba-ibang mga produkto ang hinahanda ko. Pero guys, sa mga nasabi ko na sa mga previous vlogs ko, ang pinaka-main priority ko talaga dito is alak at sigarilyo. So, wala namang okasyong hinahanda ito. Pinipili ang alak at sigarilyo all year round. In demand ang alak at sigarilyo. Pero nga lang, since may mga nagde-deliver na wala silang delivery ng Huwebes at Biyernes, so pinaghandaan ko talaga ito ng marami. Kasi history from previous years, kapag Huwebes and Biyernes wala nag-deliver, so nagkakaubusan ng alak, nagkakaubusan ng Red Horse, nagkakaubusan ng mga Emperador. Pero this year, merong nagbukas ng Friday na mga wholesaler. Pero sa akin, ready na ako. So Tuesday and Wednesday pa lang, nakapulpak ng aking mga alak at sigarilyo. Good for Thursday, Friday, and Saturday, and Sunday, baka magkakatama rin pa yung mga nag-deliver, hindi pa sila bukas. Pero sa ngayon, bukas na naman. Pero nung araw ng Biyernes, ako lang ang bukas. So, expected ko na yun na marami talaga ang sales ng Red Horse. Lalong-lalo na ang mga tao nasa bahay lang. So, wala silang pagkakabalahan. So, wala silang ibang maisip kundi mag-inom. Kasi mga previous years na pwede ang mga alay-lakad dito sa amin. So, this year, yung sa San Jose del Monte Grotto, kadalasan ang mga tao doon sila nagpupunta. But this year, bukas lang siya ng 6 a.m. to 6 p.m. So yung mga nag-overnight, umuwi sila. So wala so nung nalaman nila na dito pag-overnight stay doon sa Grotto, nag-stay-uwian na lang sila at dito na lang sila sa kanilang pakay-pakay nag-inom. So para din siyang Pasko na parang ang sales ko ng Biyernes Santo, akala mo talaga wala mga budget ang mga tao, pero pagdating sa alak, nagkakaroon talaga yan. Nagkakaroon talaga sila ng budget. So since lahat ng mga tao, lahat ng mga ibang tindahan kalaban dito, nagsasara sila. Medyo hindi ko alam kung ilan lang kami dito, pero mas marami akong nabenta na alak para siyang Pasko. Expected ang mga tao kasi alam nila na pag pumunta sila dito sa akin, nakakabili talaga sila ng alak. At hinahanda ko talaga ang store ko. At hindi naman ganun halaga yung store ko. Pero pagdating sa mga stocks ng alak, sinisikurado ko talaga na hindi uuwi ng walang empty-handed ang mga customers o wala sila mabili sa akin kung may hinahanap sila. So pinaproject ko na yon, ina-advance ko na yung projection ko na ito posibleng ang mga ito. Posible itong madami ito. Pero this year talaga lahat ng mga items mula Jean, Emperador, Alfonso, GSM Blue, kahit The Bar o kahit mga San Miguel Light, San Miguel Apple and Red Horse, dumami talaga ang bumibili kasi siguro sabik nga yung taong lumabas sana, pero yung mga establishment sarado, kahit mga bar wala silang sarado din sila. Yung mga except lang doon sa nagpunta sa mga resort, pero sa mga tambayan, sa mga inuman, so hindi siya bukas. So medyo naagapan ko yon. And good thing naman pagdating sa aking sa aking store, talagang mga kasari, importante talaga na very particular tayo sa mga dates, yung mga sahuran, yung mga weekends, yung mga dates ng quincenas, katapusan 25-30. So alam dapat natin kung kailan tayo magbabagsak ng mga items, magbabagsak ng mga produkto, or kailan tayo medyo kampante lang ng konti, alalay lang ng konti. Pero since itong mahal na araw, itong Sabado, merong pang mga hindi pa masyado nagbubukas or hindi pa nag-deliver. Kasi yung mga truck na ina-expect ko dapat, no, yung mga jean ko ng Huwebes, at yung kasi deliver sa akin, GSM Blue, Alfonso, at saka Jean, Huwebes yan dumarating sa akin. So, hindi sila nakarating ng Huwebes. So, as expected, yung last
a week na deliver nila, dinoble ko na siya ang pag ano order para at least hindi na ako magka-aberya. Anyway naman, kung mag-overstock naman ako ng alak, hindi naman siya magtatagal ng matagal sa store ko. Fast selling sa akin ang mga alak kasi ang mga tao yung server namin, marami talaga mga sunog baga. And doon naman, medyo good thing na kahit paano, medyo kilala na ako yung mga sa neighboring barangay namin, sa ibang mga lugar, yung mga dumadayo talaga sila dito, na alam nila pag pumunta sila dito sa akin, nakakabili talaga sila ng alak na gusto nila. Plus, yung yellow, yung tube ice, yung mga yellow, kasi lalagi nagkakausan yan, extra projected nalaga ako na dadagsain talaga ang yellow. So, napadagdag ako ng dinoble ko talaga yung order ko. And then, so, kailangan talaga yung mga kasari, particular tayo sa mga lokasyon, sa mga ano, so, advance tayo lagi mag-isip na ito, tol, doon, Biyernes Santo, may mga tao pa rin sa bahay, may mag-inom pa rin. So, in-expect ko talaga na maraming yellow na ano, na i-stocks ko dito. So, true enough, talagang, I know, so, lagi mong tatandaan na kahit maliit ang store mo, kung ikaw naman ang may stocks, yung malaking store naman, sarado or wala man silang available stocks, sa'yo pa rin pupunta. Plus, yung advantage ko, tuloy-tuloy ng ang mga tao na sa bahay lang, so tuloy-tuloy ang kanilang sugal, tuloy-tuloy ang paggamit ng GCash. So, yung GCash ko, medyo fast-moving din. In fact, magugulat ka na lang kasi nung panalo, may panalo ng ano, 10,500 na receive ko na lang. Ay, pero ang laki ng, ano, ang laki ng dumating. Tapos meron pang dumating na 7,700. Halos sabay-sabay yun talaga. Ako, talagang yung alam mo man magka-claim sa'yo ng ganung kalaki, limas ka talaga yung budget ko para doon sa GCash. So, nahiram ko na yung ibang budget ko para sa tindahan. Para hindi naman sila, kasi yung ibang mga, ano, yung panalo na sila para hindi na nila magastos or makip na nila yung kanilang panalo, i-withdraw nila and then i-cash out. So, dito sa GCash. Yun ang style ng mga, ano, yung mga nagsasabong, nagtataltak. So, yung mga talunan, yung mga nagpapaload, medyo fast ano, moving ng aking GCash kasi kahit mga 200, 350, 250, mga 500, chinacharge ko na sila na may tubo na ako ng ganun. And then, pag once, ang masaya pag sa GCash kapag merong ano, panalo, chinacharge ko talaga sila ng 20 pesos per 1,000. And then, may tip pa yon plus bibili pa sila ng kung anong mga items, bread rolls, balato pa sa mga kasama. So, panalo talaga kung ang GCash, kina-cash out nila dahil sa panalo. Dahil may tip ka na, may bili pa sila ng mga items kasi nag-shopper, magse-celebrate sila, nanalo sila ng mga 10,000, pero hindi nila mabilang kung magkano ang naipatalo nila bago sila manalo. Dahil alam mo naman sugal, mas lamang talaga ang talo kesa sa panalo. So, going back sa mga, ano, yung mga chichira ko, lalo ay mga chichira, mga paninda ko sa mga chichira, eto na lang siya ang natira kasi mga, ano, maraming bungi-bungi kasi wala pa namang delivery ngayon ng mga chichira. Pero yung alak ko, kahit pa paano, meron pa, may enough supply pa ako, ha? Hanggang siguro, ano, if in case naman ma-short na ako ng mga item ko sa alak, kumukuha na lang ako dito sa mga malapit-lapit na, ano, na wholesaler. Hindi naman ganun kalaki ang, ano, ang hindi naman ganun kalaki ang depresya ng presyo. Pero, mas maganda talaga yung kung doon ka talaga sa Tara kasi may special discount ka na, and then mababa ang presyo. Kasi ang pag sa Tara ka kumuha, parang wholesaler category ka. Yung nga lang, may minimum na order, kagaya ng gin, at saka yung gin at saka GSM Blue are sorted items siya. Minimum of 10 bucks. May discount ako na 18 pesos doon sa, ano, doon sa nagsusupply sa akin. Doon sa truck. So, sa normal, sa regular na price pa nga nila na medyo mababa kaysa sa wholesaler na dito sa amin, plus may additional discount pa kapag naka 10 bucks. May quota din sila. Tapos yung sila, inaagahan ko pagpunta dito para, ano, makasabay na kami. Ay, maka-order na ako. And hindi na masama kung may discount ka ng konti. Kasi kung sa wholesaler ka lang dito sa malapit sa amin bibili, meron na siyang ano, meron na siyang patong yung mga wholesaler. So, whereas kung sa truck, kahit paano, kung sa truck, may discount pa siya, wholesaler category ka na nga,
plus may ano pa, may discount pa. Ay minsan hindi na ako nagkokota-kota kasi hindi, wala, hindi man sila makakaano talaga. Hindi, wala man sila ang choice kundi dito talaga sila iikot sa akin. Kaya since dito sila iikot sa akin, parang pakisama lang la araw-araw. Pag tuwing nandito naman sila ay magkikita at magkikita kami. Kasi pag hindi nila ako pinabili, hakatangin ko siya. Bubutasin ko yung gulong nila. Tsura, di naman ako mapagpinsala ng ganun. Pero syempre, benta pa rin sa kanila yun. Any amount na mag-akit sa kanila ng figures, ng mga, ng benta, hindi po, wala pa rin tapon sa kanila. Wala pa rin masama sa kanila yun. So, it's a win-win situation na may benta sila, may naka-discount ako, eh, hindi na masama. Pero, since this time, pag may mga occasion na ganito, mga Holy Week na wala silang biyahe ng mula Thursday, Friday, Saturday, gagawin muna ako ng, kung in case na short sana ako, gagawin lang ako ng paraan na dito na lang mga wholesalers sa ano, sa malapit sa akin. In fact, yung mga Red Horse, pag, kasi may pagkakataon talaga na wala pa akong delivery, tapos na short na ako ng stocks, dumidiscarte na lang ako ng kapwa ko, nag-wholesale din, hiram muna ako, para sinasabi ko, hiram muna ako sa same price sa total. Meron kasi ako kaibigan dito na nag-wholesale sila, tapos ang kanilang delivery, tatlong truck ng Red Horse. So ang aking kinukuha talaga, kumukuha lang ako ng mga ilang case lang, hindi masyado kabawasan sa kita nila yon. Anyway, pag umuorder naman sila tatlong truck, ganun sila kalaki, ganun sila ka-powerful ang kanilang tindahan. So wala sila ibang paninda kundi wholesaler lang sila ng Red Horse and mga laki mga po. Pero hindi mabenta naman kanilang mga Alfonso kasi yung kanilang Jean at saka Emperador kasi mas mababa pa rin kung sa truck ako mag-order kumpara dumaan ako sa kanila. Pero kung Red Horse at na-short na ako at sila lang magpapatakbo kagad ako sa kanila. Tapos iba kasi yung pag may mga friends ka rin na nag-wholesale kasi bibigay sa yun yung price na galing na sa truck ng Red Horse. So parang hiram lang, hindi nila ako tutubuan. Anyway, ka-importante talaga kung sa mga kapwa negosyante mayroon ka talagang matatakuhan kung kakaibiganin mo. Wala tayo, is healthy competition kayo, hindi kayo maglalamangan at hindi kayo yung parang papatayin mo negosyo ibang tao na parang hindi ka na nagninegosyo, hindi ka na masyado tutubo, ang purpose mo lang hindi na lang nagninegosyo, ang purpose mo lang patayin yung kapwa mo, negosyante. So, mga kasari, huwag po tayong mag-practice ng ganun kasi lagi nating ilalagay sa isip natin na pare-pareha naman tayo gustong kumita, pare-pareha naman tayo gustong mabuhay. So, we have to live and let live. So, hayaan na natin yung price war naman talaga, nangyayari at nangyayari yun. Pero as much as possible, we should not indulge in that activity kasi ang makikinabang, higit na makikinabang yan, yung mga end user, yung mga bumibili sa atin, at yung habang lumilit ang tubo natin, buti kung kagaya yung mga Chinese, mas gusto na lang maliit lang tubo, importante dire-diretso. But may mga bagay talaga na kailangan meron ka talagang mag-stick ka talaga ng isang amount na yung doon talaga yung ceiling amount mo lang, hanggang doon lang talaga ang pwede mong ibigay ng discount. Mahirap naman kung magne-negosyo ka tapos palugi para lang makapag-compete sa mga kapwa mo negosyante. Anyway, kung yun talaga, may mga kasama kang nag-negosyo na ganun ang presyo nila, hayaan mo lang sila. Importante, mind your own business. Concentrate on your business. Huwag mong pakialaman kung anong meron ang kalaban mo. So, mga kasari, kung nagustuhan mo yung content ko today, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-upload. Thank you for watching and thank you very much.